yan ang tumawag sir, yung ano niya, coordinator niya po. Gani ino? Pagtanggap ng pera. Tingnan niyo. Very frank about it, Mr. Chairman, at I'll address myself to the SWD, to the LGUs, to the public, no? Marami talagang natutulungan nung ayuda. And of course, we'd prefer talaga na tulong sa small businesses, but especially during the pandemic, talagang malaking tulong. Number 1,000, 2,000, 3,000, 10,000 piso bills, tinanggap talaga nila. Dati sa kabila, binawi yung nila. I agree. Sa araw po at sa pagpapatuloy ng ating update patungkol sa nangyaring ayuda scam sa Davao del Norte. Nako po, may mga video at ebidensya po kung paano kinuha nitong mga kolektor sa mga resipyenta nitong ayuda dito sa Davao del Norte. At pagkatapos mismo nila ma-receive ang pera, abay, sinasalubong na sila para kunin na nga umano ang parte ng ilang politiko. Nako po. Sigurado ka, hindi ka nagsinuwaling, ha? Sigurado yan, sir. Mix, Lynn. Mayong hapon sa tanan, Sir Bato. May hapon, may hapon. Sabay kami po nag-payout noong November 7. Ang sabi ko nga, ano ba yan, Mads, yung pera na tanggap natin namin sa atin, sa election ba yun na pera? Sabi ni Mads, wala na tayong matatanggap, pero mayroon pa daw next week. Ang akala ko, ano pa yun, pera ng eleksyon ang tinanggap namin. Ang galing ano, mga kababayan po natin. Ang sinasabi ni ma'am dito, ang isa sa mga nagre-reklamo ay may pera mula sa eleksyon. So ibig sabihin, ito pa dapat yung kanilang nare-receive na pera mula sa politiko. So talagang may bigayan dyan pala na nangyayari din. So, pumunta kami doon noong November 7 sa DNC. 8 a.m. po, sir. Pagpasok namin sa gym, marami na po kami doon. Tinignan ko yung tarpaulin niya. Ko, bakit ganun, Mads? Ayuda pala ito. Bakit hihingi niya yung kalahati sa atin? Hindi daw yung papayag yung coordinator nila. Kasi marami para rosy. So, at least kalahati, di ba? Hindi yung 9,000 ang kukunin out of 10,000. So at least kalahati. Silang hahatian. Inung paglabas namin ng gym, doon hinarangan kami. May video po ako, sir. Yan po ang ipapresent ko, sir. Kung pwede lang. Sige, present mo. Saan yung video niya? Please play. Dani ino niya hapon na dagdabad kay mong ulo pati na jud ko tuma. Ikaw yan? Ating leader. Pas mo lang kay mga gamba. Yan po ang leader, sir. Pati na jud ko tuma. Ayaw niya pumaya. Sa 500 lang ibigay namin. Ikaw lang ko natin kay imo mo nata ko. Kung sa iyang tao nga ka nang kuan, man. Ang tara, unya na lang, man. Ito lang ko unya. Tara na. Huwag to pata sa ilaha. Ang balong langhan ako nagsimula ko sa bata. Ay, bahano, gabi na. Yan ang tumawag, sir, yung ano niya, coordinator niya po. Gani ino? Yung pas. Sa tawas. Impas daw, impas. Ibig sabihin, tapos na. Sige na, tingnan daw. Tapos na ayuda. Ay, day. Yan, na siya ka-meeting, Mads. Ano pangalan niya? Ano po, sir? Si Mary Ann Banaria po, sir. Mary Ann? Banaria.
Banaya. Opo, sir. Taga Tago, taga San Francisco po, sir. Purok 6B. Purok 6B. San Francisco. San Francisco, Panabo. Opo, sir. Looy po yung mga tawahan na ba? Sugo naman po sila. Ha? Inutusan lang rito sila. Yan si Jeremy po, sir. Sino yan? Hindi naman ako leader. Sino ang mga leader na wala po sila katungaan na. 1,000 na dyan ang magkahatag, Jeff. Hindi pag anak. Okay, sa mga pagkataan. Hindi na ako. Mga leader na ko. Hindi naman po na ako leader. 1,000 na sa amin, Bi. Ano ka ba? Lugod mo nga. Makunaan mo sa kabot at ang sabot. 1,000 na niya sa amin. Hatag-hatag, Bi. Tulugod mo kung ikuha sa inyo. Katabalong mga inyong anak akong kuhan. Kabalong mo, nagtang pagkagugatan ng anak. Kasi toon mo nga ako, anak ko na. Mga leader na ko. Dinibay mo na ako leader. Wala na ka, din naman ako leader. Sila ang mga leader na wala ko sila katungaan na. 1,000 na dyan ang magkahatag, Jeff. Hindi pag anak. Okay, sa mga pagkataan, dinig na ako. Wala mo kung nagdahong ba ngayon, anak, katungaan yung kwaon. Hindi, dinig. 1,000 man lang. O gani, duha gani mi ito, dos mila mong ihatag si Muha. Isa lang. May dos na ako niko. Dos mila mong ihatag. 1K miss kung ana. Oh. Unsa dos mil ba? Kuan man to, wala ko kabalo. Dili ko. Wala niya gidawat sa kay. Saon sa dai ni? Ah, nakahirig doon siya nga may kamera ka. Wala, sir. Mabalik pa na siya, sir. Mabalik pa na siya. Mabalik pa? Oo. Oh. Tara naman, sir. Tara ba, sir? Umasirin siya muli kaya pagkaugmaan na, sir. Labo na, hinahanglan na bagay tagwarta. Tara na, ay. Ay, ha? Ito na rin ito, niya, meds. Takot man yung kumari ko kasi kinabukasan niyan may ano sila yung parang loan ba sa Pag-asa siya ang leader yung si Jervy Bawin baka ano yun daw siya ni Jervy Pagalitan AX ito ha AX apo sir AX may tarpaulin din yan sir pinicturan ko okay. Oh, man sa tanan yung gikuha niya sabi ni mo karoon ba dumi sukan-sukan copy out ba. Kadaghan na kayo ba nang copy out, nagbalik-balik nang copy out kami diha karon na jud sukad sa. Kadaghan ay marami na sir na naka-copy out pa balik-balik lang. Yung kinukuha nila pag pumapayag yon, yun din ang susunod yun rin ang ano kinukuha nila. Tanan niyang ipangkuha. Mahangi gani nga, pwede 1K lang may 2,000 akong ihatag. Murag sakit sa akong buot sir kay pati mga senior citizen nagpila-pila naghapon. Tapos ganyan lang yung ginagawa nila, kinukuha yung ano, pera. So sino yan, naka-gray? Ano yan, sir? Yung leader niya yan, si ano, Mary Ann Banaria. Kung yung isa, yung naka-green, yan. Sa mga leader na naka-green. Yan naka-green. Yung naka-green, yan yung si Jervy Bawin. Ha? Parang coordinator yata yun eh. Jervy Bawin. Paring? Bawin. Sabi niya, by January po daw, marami pa siyang slot na darating, 100 slot pa daw. Kung gusto ko na, isali ko yung asawa ko, pero ganyan daw ang ginagawa namin, hindi lang namin binibigay yung pera. Nagagalit siya sa amin, sir. Hindi niya matagtaran. Kaya lang, wala na ako. Siya akong tawagan. Pagkita pa nga, hindi na. Kaya nung lukas na ako. Hindi ko tayo. Wala ko itapal. Wala na ako. Sa kuam ito, mga anak ng islat na ayon, mga kunga. Na ako, yung anak, si Buying, anak niya, ang tukad. Ano na nga ito, amans? Parang ano yan siya, sir? Political coordinator. Jerby Bawin. Hindi lang, grupo dito. Ako Aldo. Kano? Aldo. Aldo. Who is Aldo? Kabalo na dyan po sa inyo. Wala problema ko naman yun. Kung ka? Si po. Congressman Aldo. Landuali. Landuali. Yan, tao ito. Ang tao niya. Ay, pangatag si. Partido. Ha?
Mayroon pang matanda yan, sir, sa loob. Hindi mo lumabas kasi takot. Punin kasi yung pera nila, sir. Yung mga senior citizen. Umiyak sila, sir, kasi siyempre, 3,000 kunin pa ang 2,000. Tapos, umuwi pa ng malayo pa, sir, bukit. Pero nakonektahan pa rin sila. Inuha talaga, sir. Nakonektahan sa dilid sa Maysi, sinabihan ko, umalis na tayo, nai. Sabi niya, ayaw ko doon, magalit yung tao. Kung pwede pa lang, sir, ikabiba ko lang sa likod para makasibat, sir. Nakasibat ka na, eh. Pero, binalik mo rin yung 2,000 mo. Oo, sir. Oo, sir. Sige, oh, nakakulang. Sige na, makauli na mo. So, sa anong katapusan niya? Wala, okay na? Tinanggap yung pera niya. Tinanggap niya? Tinanggap yung pera namin. Mahaba ba? Pass forward lang. Pass forward mo na. Okay, yung hantay sa pagtanggap ng 2,000. 2,000 binigyan mo? 2,500. So, yun, tinanggap na rin ng coordinator ang perang binigay na lang nitong mga recipient. Tanggapin niya na lang kaysa talagang nagmatigas. Ayaw magbigay. Mas forward kundi para makita natin yung pagtanggap ng pera. Tingnan nyo. Talaktaw. Sige, sige. Atras. Baka dyan. Baka dyan ba na? Sige na. January, sunod, asong among sunod payout kay February. Every 3 months, mana, sa lapas na 3 months and 1 day. Sa mula pas, anak, hindi pa ka makapitap. Uy, apili pa daw ko, uy! Anak! Wala ka na dito. Ha? Nagbalo mo. Uy, makikip. Sige na, ano makauli na mo. Sige na ba, kaya ano naman ka? Kaya kasi ang dos. Kaya nga. You're willing to expand it if additional witnesses will come here regarding other areas. Kasi let's be very frank about it, Mr. Chairman, at I'll address myself to the SWD, to the LGUs, to the public, no? Marami talagang natutulungan nung ayuda. And of course, we'd prefer talaga na tulong sa small businesses, but especially during the pandemic, talagang malaking tulong. Number two, many LGUs and DSWD workers are working hard and sacrificing, even members of Congress, minsan pati yung pamirienda sila pa bumubunot, eh, no? So this is my point. If you have 8 or 9 or 10 na maayos ang pagbigay ng ayuda, pero yung isa na may kalokohan, Sir Chair, di ba? Apektado lahat. And in reality, may rumors talaga. Minsan totoo, hindi. Nangyari talaga sa lugar namin, pagdating ko, nag-complain sa akin, Sir, bakit hindi 10K? Sabi ko, magkano binigay sa'yo? 3,500. Sinabi ko, anong pinila mong activity? Sabi niya, sari-sari store. So sabi ko, ma'am, 3,500 po talaga ang binibigay namin sa sari-sari store. Kasi may dalawa pang bigayan yan, 3,500 din, 10,500. May seminar in between. Eh sir, bakit yung last week 10K yung sa kanila? Ay ma'am, iba po yun. Kasi may scholarship doon. So I'm not saying everything here is a miscommunication. May witnesses nga eh, na talagang nakaltasan, di ba? So the two points, one, what I want to make, na kung talagang klaro sa inyo na kinaltasan, and what do I mean by klaro? Sinabi talaga, nandun sa announcement, 5,000 ang nakuha nyo, 3,000, di ba? Sinabi, 10,000 ang nakuha nyo, 987. So, klaro yun, di ba? In this case, Senator Gaetano, talagang 1,000, 2,000, 3,000, 10,000 piso bills, tinanggap talaga nila. Agad sa kabila, binawi yung nila. Yeah. I agree, Mr. Chair. That goes to my second point. Kasi personally, pagka ang office ko ay ka-partner or katuwang, whether yan ay tupad, AX, etc. Number one, ina-announce namin paulit-ulit na dapat ito yung amount na iuwi nyo. Para nga kung may magkaltas, magsumbong sila on the spot. Secondly, I don't do it in private offices. Kasi madaling dumaan ka sa kwarto na yon, ibalik mo. So dapat covered court, open, di ba? Okay. Thirdly, may staff ako nandun. Kasi nga, Mr. Chair, di ba?
isipin mo, like yourself, for example, alam mo, nag-project ka for orphans. Let's say you help 5,000 orphans. Pero may 200 na nag-complain, yung 5,000, 3,000. Masisira ka sa 5,000 para dun sa 200 na kinaltasan. Having said that, we have had reports. And I know for a city itself, here in Metro Manila, accordingly, allegedly, yung kapitan mismo umamin na may one for Kong, one for me, and three dun sa pagbibigyan. Ngayon, ang problema, wala naman ako dun. So hindi ko naman alam kung mabe-verify ko yon or kung yung kapitan ay kalaban din nung Kong, and since end of this year, eh, piling na, sinisiraan din niya yung... That's why, Mr. Chair, babalik lang, that's the only thing I wanted to point out today, na if there are any other places, now, willing may magte-testify talaga, at talagang may hard evidence, kasi hindi naman porke pumunta dito pa sasalitain, screen din naman ni Chairman yan. No? So, with that, Mr. Chair, I just like to support your hearing, but also, you know, put the balance, and of course, thank our members of Congress, our... governor, mayors, and USEC for being here today. Thank you. So yun nga ano, mga kababayan po natin, at sinasabi nga ni Senator Cayetano na hindi naman lahat na pagbibigay ng ayuda ay talagang may ganitong modus itong ayuda scam. Tama naman po yan, mga kababayan po natin. May ibang lugar naman na tama ang kanila nakukuha base doon sa kanilang pinirmahan. Ang problema nito sa ayuda scam sa Davao del Norte, tama naman ang kanila nakukuha sa kanilang pinirmahan. Pero paglabas po nila, mga kababayan po natin, abay, ang kawawang pobre, ika nga, sabi ni Senator Rapitol po, ay hinaharang nitong mga kawatan na politiko, kung hindi man sila, ay ang kanilang mga tauhan at kinukuha ang umano'y party nila. So, ang party po, hindi lang maliit, ha? Ay kundi 90% ng nakukuha nitong recipient ay kanilang kinukuha. For example, sa 10,000, 1,000 na lang yung nakukuha. Kuwawa naman po, ha? Nagpila yan ng ilang oras, ha? Nagpanalangin pa yan. Tinawag siguro lahat na santo na sana ma-aprobahan siya, mapasama siya dun sa listing na makatanggap ng ayuda. Tapos ang pinakamasakit ay pagdating ng ayuda, abay, 10,000 o 5,000, 1,000 lang pala ang kanilang kukuha. Sadyang nakakaano talaga, nakadismaya. At kung ganyan na lang din ang iyong makuha, eh magpipila ka pa ng ilang oras. Sige, wag na lang. Yung isa nga ay namatay pa umano dahil sa consumisyon. Dahil sa binawi mismo ng kapitan ang kanyang pera, ay pinakita dyan na yung kanyang bahay ay bahay kubo lamang. So sabi ni Senator Bato, eh kung ako yung talagang namimigay ng ayuda o kapitan, baka dagdagan ko pa. So yan po, mga kababayan po natin. At abangan nyo po yung pinakalas na episode po natin, dahil makikita nyo na mismo itong si Uyuoy ay nagsalita. Dito naman is patungkol sa ginanap na kasalan ng bayan na nagkaroon ng ayuda scam.